Yung pong buong buhay ko ng pagtatrabaho sa Saudi, hindi po ako nakakuha ng bahay. Opo. Kasi po, pinriority ko po yung pag-aaral ng aking doktor. May trabaho kayo ngayon? Wala? Sir, sa ngayon po ay wala. Kasi nga po, ang ano ng anak ko po ay, dati huwag ka na magtrabaho. Yung business natin, family business, ay magtutulungan na natin yung mga bills. Ano pong business yun, sir? Kumatanong ko po. Dental clinic. Naglayas po siya, sir, nung pitsa 14. Hindi po siya bumalik kasi nung umaga po nagkaroon ng pagtatalo sa bahay. So ang gusto niyo po mangyari, bumalik itong si Doc para tulungan kayo dahil wala ko kayong income ngayon. Tama? Opo. Paano kayo nabubuhay, sir? Yun lang pong huling sales ng clinic ang ginagamit namin. Babayad ko na po bukas sa bahay para huwag po kami mapalayas dito. Tuloy natin yung pagkuha ng mga gamit, paghila, and I know matagal yung bago mabenta. So for the meantime, bibigyan ko kayo ng 50,000. Salamat po, sir. Kung ganun kasi po, para sige lang po makarouse kami. Sige po. Sir, kuha na po namin yung ano, yung pinadala niyo yung tulong para po kay Dem. Maraming salamat po, sir. Malaking bagay po ito. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay pagpalain pa kayo ng Diyos. Ngayon ba, nag-reach out na ba si sir or sumubok ba siyang kausapin kayo para maayos or ano huwang huling nabanggit niya sa inyo? Nag-message siya kanina lang. Before kasi in the morning, tinatawagan na siya ni Mrs. para ma-reach out siya. Even yung kanyang assistant, secretary, Miss Grace, tinatawagan para magkaroon ng settlement na iba kasi yung may pag-uusap eh. Hindi yung nag-concede siya kung tutuusin. Matatawag kung nag-concede siya kasi nagsabi siya by text message sa RTIA staff na ibigay na sa amin. Pero it doesn't mean na kung nagganon siya ay okay na hindi. Mas maganda ang may pag-uusap para sa akin. Kasi at the end, father ako, mother siya, magulang kami, naaawa pa rin kami sa kanya. Kung siya man lang ay nakipag-usap, ay di sana hindi to dumating sa ganitong ano. Kasi ang pamilya naman kasi is pamilya eh. Ang pamilya, kung naguluman, kami rin ang mag-aayos. Ang magulang nagpapatawad. Kung meron man kami ng salitang hindi maganda at hindi niya gusto, pag-usapan. Wala namang magulang na hindi nagmahal ng anak at hindi nag-unawa sa anak eh. Ito nga po pala yung message niya. Magandang umaga po. Binibigyan ko po kayo ng 100% authorization para kunin na po ang lahat ng sinabi niyo po kung inyo. Pwede na po niyong kunin ang gamit sa clinic. Ang ibig sabihin po nito, nagko-concede na siya. Inyo na po ang lahat ng gamit sa clinic. Ibig sabihin po doon sa dalawang clinic, mamumuhay na lang po ako ng simple at payapa malayo sa anino nyo. Talaga pong damage is already done, ayaw na po niya talagang. Okay naman po sa akin yun, igagalang ko po, irerespeto ko kung anong gusto niya. Mas mabuti po yun ang hindi na lang magkasakitan. Nangangako po akong totoo na pinapayagan ko kayong kunin ang lahat ng gamit sa clinic na pwede nyo nung ibenta para pasimulan ninyo. Lubos na gumagalang EG boy. Nakakadurog na naman to ng puso. Tatay ako. Pero kakayanin ko po, hindi pa naman po ako katandaan para hindi makapagtrabaho. Siya lang po ang pumigil sa akin na magtrabaho kasi nga, proud daw po siya na, Daddy, tumigil ka na, ako na ang mag-aano, sustainable na tayo sa clinic, mamahinga ka na dito at makasama ka namin ni na mami. Ang sa akin po kasi, gusto ko pa rin magtrabaho. Sinasabi ng ibang tao, umaasa ako. Never po akong umasa sa anak. Inako po niya itong responsibility 1 year ago pa lang. Sumuko na siya. Kaya para po sa kaalaman ng mga nanonood, never po akong umasa. In-establish ko po ang aking anak mula sa pagkabata niya. Binigyan ko siya ng pangalan. Hindi naman po ako nabigo kasi matalinong bata. Actually, Dean's Lister po yan ng college. Valedictorian ng elementary. Kasama sa top 3 nung high school. Lahat po binigay ko sa kanya. So, kaya lang po, hindi mismo kami ng asawa ko, hindi namin malaman kung bakit tumating sa ganitong punto. Ito po sana maging aral sa mga OFW kagaya ko, magtago kayo ng para sa inyo. Huwag lahat ipagbigayan. Nangyari na po sa akin, sana po maging aral ito. Yun lang po, hindi naman po ako nag-aano ng kahit ano. Kung babalikan kasi talaga natin, mababaw lang yung pinangdahilan, sir, na ayaw niya na nandito yung kuya. Tama po, ano po ang say ng anak niyong panganay dito, sir? Ang sabi po ng anak ko, Daddy,
ako na may aalis, tumechem po lang ako kasi talagang hindi naman ganun kadali maghanap ng trabaho. Ang hinihingi ko lang naman po sa inyo ay yung masisilungan. Kasi po ang anak ko'y nasa Lucena, tapos ang asawa ko po'y nagtatrabaho, ako naman po'y nagpapadala araw-araw. So ang sa akin lang naman po, ay may masilungan ako. At yung kumain man po ako eh, kahit ibang tao nga po napapakain ninyo, eh ako pa po ba naman, hindi naman po ako ano. Ang bahay po ay ako ang may posisyon dito. Ito po ay naipundar ko bahay at sasakyan na yung sasakyan si Doc Luigi ang gumagamit. Ito po ay naipundar ko, wala pa ang clinic. Bilang OFW, tinaguyod ko ang pamilya ko. Kung gusto naman niya na magtrabaho ulit sa clinic, sige, iaano ko sa kanya, di magsulit siya kung ano yung nararapat sa amin ayon sa sinabi kong option, ituloy niya. Kasi anak namin siya at the end, gusto ko ring marami siyang obligasyon at una-una po may kontrata siya sa mga pasyente, ayaw naming masira siya. Kung ikaw anak ay sa umpisa nakipag-usap, binigyan ka naman namin ng pagkakataon na ipaliwanag mo sa amin, ay di sana hindi tayo humantong sa ganere, anak. Tayo naman ay hindi na ano to sa atin, anak, hindi na to bago eh. Pag tayo ganyan nagkakapalitan ng ano, sa huli, tayo pa rin ang magkakampi at tayo pa rin ang nag-uunawaan. Nabigla ako, anak, sa ginawa mong desisyon. Alam ko, mahal na mahal mo ako kami ng daddy mo. Mahal mo ang pamilya natin, pero kinagtaka sa'yo, anak, ba't naging ganyan ka? Lahat po ng anak namin, mahal po namin. Lahat po ng anak namin, inuunawa po namin kung anong problema nila. Kami po ay bukas para sa aming mga anak. Pamilya pa rin po ang uunawa at magpapatawad. Ganun po yun. Usap niyo po ba si Doc? Pinipilit namin na bigyan siya ng chance para mag-move on din siya. Pero talagang ayaw niyang mag-give up. Gusto niya yata kami ang gi-give up. So sa akin naman, okay na rin. Tama na yun. Damage is already done. So wala na tayong magagawa. Ang sa akin, magpakabuhay na siya sa kanya at kami, tuloy namin yung buhay namin. So yung clinic sa Batangas, binibigyan ko siya ng chance dito 2 days ago, pumasyal kami doon, na makipag-usap siya, hindi na siya humarap. Suggest ko na nga sa, ano, doon sa may-ari ng building, sabi niya, mas mabuti, terminate na lang yung contract ng building. Sa akin naman, wala na, ayaw na talaga. So ang gagawin na lang natin is, sayang naman kung hindi mapapakinabangan yung, ano, yung dental chair, tsaka yung ibang gamit. So, pwede kong ibenta na siguro yun. Kukunin na lang natin. So, maghahakot tayo. Sir, how about dun sa isang clinic, sir, na nabisita natin last time? Sa isang clinic naman, so far, okay na. May kausap na ako. I-start ulit namin, panibagong establish namin ulit ito. Bagong doktor na, sir? Bagong doktor, kaya lang ang kailangan ko, di assistance din ng pag-aabiyad ng mga DTI kasi may... Ibang gamit lang nawala na. Yung mga importanteng gamit na, yung mga pang-ano ng braces, wala na. Okay na. Ay, mahal din naman, ma'am, yun. Ang biniblame pa niya nitong huli is kung hindi raw siya pinatulpo, bakit daw? Ano pa? Sira na daw yung pangalan niya. Bakit siya lang ba nasira? Pati rin naman kami. Kahit paano, pinag-uusapan din kami sa ano. Ito lang yung chance para mag-stand ako bilang father. Ginawa ko na yung nararapat. Anak is anak, pero dumating ang araw na babalik siya, patatawarin ko siya, pero hindi na para magsama pa kami. Magsarili na siya ng buhay, tuloy na niya, nabigay ko na sa kanya yung ano niya, yung profession niya. Okay na ako dun. Actually, sinubukan din namin na i-text ulit si sir at bigyan tayo ng pagkakataon pero tumanggi na rin po talaga siya at nagpadala na rin siya ng text message regarding it. Isa sa mga naging concern ni Sir Rafi ay yung anak niya. Ito kasama natin ngayon si Baby. Ilang taon na siya, sir? 10 years old. Mag-11 sa October. So, at least, ma'am, yung 50,000 naman, ma'am, ay may tutulong natin to sa bata na panggastos-gastos niya at hawak niyo pa naman, daddy. Okay pa naman. Bumbuo pa, ma'am, nasa bangko. So far kami naman, gumagawa na rin ng paraan mag-asawa at saka para makapag-starting kami ng bagong clinic. So yun na lang. Although may kulang man ng mga bilihing gamit, so siguro magagawa na ng paraan. May gusto ba kayong sabihin, ma'am, sa anak niyo kung mapanood niya ito? Anak, tapusin na natin ang lahat at mag-move on na tayo. Pare-pare na tayong nahihirapan eh. Okay na kami ni Daddy, okay. Sana maging okay ka na rin. Yun lang, nak. Jiboy, kaya mo yan. Malakas ka eh. Kaya mo yan.
Ma'am, dadiretso na tayo dun sa isa nyong clinic na hahakutin natin yung mga gamit. And hopefully, sana soon ay makausap pa rin natin si Doc. Okay? Thank you po. Isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalaban ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapitulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan. Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapidul po. Ika'y sandalatang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rapidul po. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait. Marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging... Maraming salamat po uli. Nakarating na dito sa bahay. Dito na po muna namin pansamantalang inilagak. Kaka ang plano ko naman po dito, ipuporsin ko na lang to. So para dito na directly na pick upin. Okay naman po yung isang clinic, kompleto pa naman po yun. Ito lang po yung kinuha namin sa Batangas. Maraming salamat po uli sir. Mabuhay po kayo sir. Ni Lord siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapidul po. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagawa.